Welcome back to our very, very hot copy. We're talking with controversial talent manager Anabel Rama and her lawyer, attorney Howard Calleja. A lot of people, first I want to say this, were asking, why did you guest Anabel Rama? Well, first and foremost, Head Start is a show, frankly speaking, that is interested to hear different points of view. And frankly, the case is a bit serious. It's a child abuse case. And she has her perspective and her side on this. I want to ask, let's start with Howie. Divina Valencia going to the Quezon City Prosecutor's Office, saying she will testify in favor of Nadia Montenegro. Go ahead. Well, as I said, not the testimony or whoever witness they bring is only one allegation. We also have our testimony and our allegations that will be balanced by the fiscal to see who says right or who says So, ano lang yun, it would not add or diminish our case. Okay. But it would just, siguro, ang akin lang, maybe it would add to the muddling of the case, but bahala na yung fiscal and bahala na after us to us. But let me also add lang, sa sinabi kanina, Karen, na we gave Nadia all the chance to return these things. Even prior to filing the case, we wrote her a letter to return. And then the hearing prior to this, they said they are amenable to return. So sabi ko, in the hope na that hearing na nakita medyo may konting kaguluhan doon, ang nakakagulat doon is because prior to that, we were thinking na ibabalik na yung gamit. Only to know that on that day, when they gave us the affidavit, they won't return the things, then there were other things na nakuha pa pala niya na hindi namin alam. Just for the record, gaano karaming furniture on your end, are you claiming na kinuha ni Nadia? Marami. Alam mo, naiwan sa storage ko mga sapatos, saka mga bags. Excuse me. Yeah, go ahead. Kaunti lang yung mga, kasi pati mga kama ng anak ko kinuha niya eh. Semi-beds, may pot. So, essentially, a lot of furniture. I-clear ko lang sa lahat na nanonood, no? Yung gamit na yung galing yung sa White Plains, kasi White Plains ko bulok, bumabaha, nilagay ko muna sa storage habang nirepair yung White Plains. Okay. So, alam niya Nadia bahay yan. Ito, furniture ng buong bahay. Buong bahay. Pati kama ng mga anak ko. Kasi sana pagtapos ng White Plains, ibabalik ko na dapat doon. Retoke lang kaunti, pintura kaunti. Yes, okay yes. Na. Kinuha niya lahat, mga importanteng gamit. Kinuha niya lahat. So, is it right to say that the real breakdown of your working good relationship with Nadia Montenegro really started itong away ng furniture nang hinihingi mo, nabenta na niya? Ang iba, nabenta niya. Uh-oh. Ngayon, I think, binenta niya lahat kasi lumipat siya sa bahay sa Pasig, baka pinagdang payment na doon. Kasi nung yung lumipat siya noon sa Ayala, akong tumulong sa kanya paano kumuha ng down payment. Yeah. Advance ang anak niya sa GMA. Okay. Ako ang umutang anak niya sa GMA, ako nag-garanti sa kanya na makakautang siya para lang pang-down payment sa 100,000 a month ng bahay na rentahan niya doon sa Ayala. Ako ang tumulong. This time, lumipat na naman siya after 1 year sa Pasig, sa Marikina o Pasig. Siguro, yung gamit ko, pinagbibenta niya lahat para pang-down doon sa bahay na naman. Kaya nanawagan ako sa lahat ng bumili ng gamit ko paki sa uli kasi bawal yan eh. Nakaw yan eh. Nakaw yan, Karen eh. Dapat they have to return it back to me. Di ba? Ibalik nyo kay Nadia, kunin mo kay Nadia ang pera ninyo kasi nakaw yan. Hindi yan tama. Di ba? Okay, very interesting. Now, do you believe that she just wants to manage her kids? Yes. Okay. Are you willing to release her two daughters? She has to follow the contract. Why not? I mean, do you really want this headache? You because know, I'm sure you have other talents that give you more income. Alam mo, Karen, kung ang income ko sa anak ni Nadia, barya lang talaga naman eh. Pwede ko release, di ba? Kung dinaan niya sa magandang pakiusap, baka sakali dahil naghihirap na nga siya, ibibigay ko. Pero dinaan niya sa mga child abuse, binubugaw, kung ano mga... Ayoko lang ganyan eh. Idadaan mo sa ganun demandahan para i-release ko, lalo ako naging matigas. But you can still work wala with her two kids. Wala siyang pisong ginastos anak niya. Pinaaral ko ng acting, aral ko ng dancing, advance ang pera, pambili ng damit, advance pang enrollment, advance pang pantakip ng cheque niya. Ang dami kanyang advance sa opisina kaya. Tapos, ang nagbabayad anak niya. Every payday, wala ng anak niya kasi kinuha na ni Nadia. Inutang na niyang advance. Birthday ng asawa niya, 70 years old, 30,000 sa akin pa umutang. Ibig sabihin, lahat ng klaseng utang na sa akin. Tapos, ang kapalit sa akin, demanda. Sino man di magagalit man ka rin dyan? Binababoy ng pangalan ko, binababoy ng sarili ko. Gusto pala niya i-manage. Dapat pakiusapan ng maganda kasi
pwede ko maibigay kasi hindi ko makakabili ng bagang komisyon kaya dyan. Di ba? All right. Bariya lang sa akin yun eh. Okay. Questions from Twitter and Facebook. Smallville Noel says, okay. Oh, you have different comments. Ah, get ready. This is positive and negative all. Miss Rama, we admire you for being feisty, but can you stop cursing on TV? Be a role model. Your reaction? Alam mo, kung sino ka man, kung barkada ka ni Nadia, alam ko mga tao ni Nadia nag-aaroon yan. Hindi ka, pwedeng viewer lang yan. Okay. Ako, hindi ako nag-curse sa TV. I'm just telling the truth, okay? Kasi kailangan malaman ng buong bayan ang pangyayari sa aming dalawa ni Nadia. Kasi puro kasi nung alingan ang mga sinasabi niya sa TV naman, di ba? Ako'y sumasagot na naman sa mga sinasabi niya sa akin. Ako'y nagsasabi, totoo, magnanako naman talaga siya. Ano masama doon? Adrian Soler asks, di po ba kayo nahihiya na parati na lang kayong may kaaway? Di po ba kayo naawa sa mga anak niyo? Questions po yan, Facebook and Twitter. Hindi ako nahihiya, makapal ang mukha ko. Basta ako, pinaglalaban ko yung tama. Pag ako, binubuli mo po. Ako, ininsulto mo, kawawa ka sa akin. Ako'y tahimik, never ako nag-start ng fight. Maski i-rewind mo yung mga kaaway ko, sila nag-start, ako'y lumalaban lang. Yun lang yun. You're not scary? You think you're not no. scary? No? No? Basta tama ako, ba't ako matatakot? Okay. Ganun kami lahat mga Bisaya, matatapang talaga pag inumpisahan. Hindi kami tumatakbo sa laban. Ganun saan, kami. Saan ka ba galing sa ano, sa Visayas? Kasi Cebu. Ngayon, Cebu. Let na Cebuano. Uy, malalambing ang Cebuano. Ano yun? Iloilo yun. Masigalit na. Malambot pa rin. Diba? Masigalit na, malambot pa rin. Iloilo yun. Dahil hindi ako yun. Iba yung Cebu. Okay. Bless Me Mocha asks, saan hinuhugot ni Tita Annabel ang tapang niya? Alam mo, kasi nung maliit pa ako, napakahigpit ng tatay ko. Okay. Siguro, nagmana ko sa tatay ko siguro. At saka yung ano, yung mga dati ko mga problema, 'di ba? Mga problema sa lab, problema sa doon ako natuto eh. Yeah. Oh, sa mga ganyang klaseng problema na lagi akong inaapi ako nung bata pa ako eh. Kasi sa higpit ng mga brothers ko at saka yung father ko, nakalbo na ako lahat-lahat, ginugulpi na ako. Natuto akong lumaban. But are you a strict mom to Rufa and the two boys? Sobrang strict ako you sa lahat. Are. Lahat ng really? Anak ko. Masilit sa mga apo ko. Oo. Ganun ako. How strict? Like, what makes you strict? Because your kids seem very nice, ha? I mean, Rufa's very nice. She doesn't have a mean bone in her body. Alam mo, Karen, napakaswerte kong nanay. No, Rufa's, yung mga anak ko hindi nagmana sa akin. Ah, okay. Na bastos. Oo. Mga sosyal ang anak ko. Kaya ako nagugulat pag nag-English na sa bahay. Nako, paano din sosyal itong mga anak ko? Sosyal mga anak ko, mga barkada nila. Tapos pag ako nag-iskandalo, nagagalit sila sa akin, nakakahiya mami sa mga friends ko. Well, sabi sa friends, humunod ng TV, sabi ko. Para hindi na ako makita. Ganun talaga ako, Rupa. Wala kang magawa. Ganun talaga ang nanay mo. Bastos talaga ako. Ako galit. Inamin ko eh. What does she say? Pag-galit talaga, bastos talaga ako. Anong gagawin mo? Ay, ganun ako pinalaki. Ganun ako lumaki. Ganun ako galit ko. Di mo ko pwedeng baguhin. But can you try? Karin, hindi naman ako nag-umpisa eh. Ba't ako itatry? Ako naman hinahamon. Ako naman ang katulad si Nadia, tahimik lang ako, dinimanda niya ako. Hindi ako lalaban, mukha naman akong tanga. Diba? Tapos inusulto niya ang pagkatao ko, kasi ganyan-ganyan. Hindi ba ako sasagot? O, sasagot ako, diba? Never ako nag-start ng fight. Because during the furniture, Howie, yung furniture na hinihingi mo, yun, hindi nyo to nilabas sa media? Hindi. Never. Hindi. Kumbaga, ang nangyari, what you are saying is, ang tagal nyo nang may issue, tahimik, very personal sa inyong dalawa lang. Tahimik lang kami. Oo, it was only when she filed a child abuse case. Doon lumaki ang gulo. At saka nag-file kami ng nag-demand letter kami, tahimik lang yon. Wala naman. Wala, I didn't even doon. Know about that issue. So, sabi ko nga walang issue doon. And we thought she will return the things. And siguro ba sabi ko lang, kung wala naman bastos, ang sinasabi lang naman ni Ma'am Annabel, katotohanan, wala naman masama o bastos doon. Tingin ko, mas masama ka rin yung nagsasabi ng sinungaling, kahit magandang pagkasabi, kung sinungaling, mas masama yun. Very diba? Good point, ha? Yes. Pwede gamitin yan sa impeachment trial. Oo, siyempre. Yung sinabi mo. Oo, kahit nasa isang side ka pa, magsabi ka ng totoo. Oo, basta kahit anong paraan, basta totoo. Basta totoo. Kesa yung magandang sinong, pagkakasabi, sinong, sinungaling naman. Oo, kahit sinong panik ka, basta totoo ka, totoong tao ka. No, I'm saying it as a general statement. That's a very good line si to all. Nadia,
Para English na English niya sa lahat ng interview, parang ginawa niya akong bakya. Kasi puro English siya, mas Tagalog ko, English ang English. Ang galing niya magsalita, super, para siyang scriptwriter. Pero lahat yun from the start, up to the end, puro kasinungalingan lahat, Karen. Huwag kayong maniniwala sa babaeng yan, napakasinungaling talaga niya, super. Alright, okay, CC Boy Allen asks, si Chard po ba ay hindi lilipat sa Channel 2? Diyos ko, may ganitong tanong pa. Well, it's a, I have to ask, it's not my question. Alam mo, hindi ko sasabing yes or no, pero may kontrata kami sa GMA hanggang ngayon. Hanggang 2013, may kontrata kami doon. Kaya I cannot comment anything. And you respect contracts, no? You're not the type. Ano, I'm just... Siyempre naman, may kontrata ka. Sundin yung kontrata mo, di ba? Of course. Unless hindi ka na happy, pwede ka magpaparelease, di ba? Katulad ginawa ng Nadia, magpaparelease siya, pero binastos naman niya ako. Dapat release ko sana siya, wala sanang problema doon, di ba? Now, are you open to dialogue? Halimbawa, sabihin ng lawyer, mag-usap privately, everything is dropped, and then i-release mo na lang mga anak niya. Hindi. Mag-public apology mo na sa akin at bayaran niyang utang niya sa akin at aminin niya lahat ng sinasabi niya, lahat ng naka-file sa akin demanda, puro kasinungalingan lahat, patatawarin ko siya. Pero ipaglalaban niyang tama siya, hindi naman tama rin yon. What if it's a, hypothetical, I'm just asking hypothetical questions, what if it's a public apology, but if she is in need, hindi kanya mabayaran ka agad? Alam mo, Karim, mahirap magsalita ngayon kasi ang nasa utak ko kasi hatred eh. Kaya, you're very angry now. Yes, I cannot say anything right now. Pero tingnan natin. No, I'm impressed. Yes. You're may ganun ka pa. Siyempre naman. Kumbaga sinasabi mo, you're aware hatred ang namumuno. Alam mo, pero, Karim, malambot din ang puso ko. Marami na akong naging kaaway na pag sorry sa akin, pinapatawad ko. Pero ito kay Nadia worse ito eh. Kasi dinaan niya sa demandahan, dinaan niya sa mga inventong kwento, ibang usapan ito. Diba? Ibang usapan ito. Eto, ito na. Ang daming tanong from my Twitter account coming in. Ariel Basbas, how do you control yourself, Miss Rama? Do you? Nandito. Oo, how naman. Do you control? Do you? Nakakontrol ko naman. Kaya ako, tahimik ako na last hearing eh. Ay siya, nag-umpisa dahil binasa ko niyang kanyang mga statement. Puro kasi ngalingan. Kaya uminito yung ulo ko. Okay. Jack Chua, will you be able to close this bitter chapter in your lives? It depends sa kalaban ko. Okay. All right. It depends sa kalaban nyo. Okay. All right. More questions here. Okay. Tanong ni Rod Magaros, ikaw na lang, Awi. If the case is already in court, why, meaning both sides, why are both sides, siguro, to be fair, well, because Nadia still, also being interviewed naman eh, talking in front remember, of the camera. We are only in the preliminary investigation wala pa stage. Kami sa court, Karen. Fiscal pa lang. Fiscal so, investiga pa lang. Fiscal pa lang. So, wala pang gag order, wala namang ano. So, it's just in the investigation stage. So, in other words, pwede itong i-dismiss ng piskalya? Of course. Kung ako fiscal, i-dismiss ko talaga. Basahin mo nga yung mga akusasyon sa akin ni Nadia. Wala isang katotohanan talaga doon. At saka hindi siya makaharap sa akin. Gusto ko nga mag-face to face nga kami para malaman katotohanan sinong sinungaling sa aming dalawa eh. I-face to face mo kami dalawa, Day. Sige. For a head start? Naano ko din bigla. Okay. All right. Okay. Ito nga. Ito ha. Ito pa. Christelle, I wanna ask Miss Annabelle, meron ka ba talagang sakit sa temper? Actually, ako, may sakit ako, pero dahil sa ano ko sa akin Santo Niño, aking kakampi, lagi akong sinasamahan kung saan saan ako pumunta, kaya inalayo ako sa lahat ng klaseng accidented, sa lahat ng klaseng manluloko. Ito lang manluloko lang kalusot eh, sayang eh, di ba? Okay, alright, last one ito. Angeli Carlos, kahit kontrabida mood ka daw, ang saya mo raw panoorin. How do you feel when people always paint you honestly as the kontrabida, nakakatakot? Boy, okay lang. Really? Go ahead. Happy naman ako, Karen. Kasi yun ang panaling, yung tingin nila sa akin, ang gagawin ko. Hindi ko na sila pwedeng pagsabihan na tingin mo sa akin parang virgin. Hindi na yung ganun. Totoo naman talagang nakita na sa akin eh. Wala akong magawa doon. I'm a Bisaya. I'm proud to be Bisaya. Wala akong magawa doon dahil, no? Pero ikaw, kilala mo na ako, Karen. Pag tayo nagkasama sa mga party-party, kita mo, sa isang sulok lang ako, nakaupo lang ako. Diba? Actually, true. Pag ako naging kaibigan mo, Nadia, nakita ko na ha, nagamit mo na nga ako sa friend eh. Dapat tinutuloy-tuloy mo kasi ako ang dami mong tulong makukuha sa akin. Maniwala ka sa akin. Wala nang tumulong dyan eh. Lahat iniwasan sa lahat ng barkada niya. Ako lang natitira.
Kaya sa lahat ng sinungaling na namatay na, ito buhay na buhay pa eh. Sobra. All right, okay. Now, unfortunately, we don't have enough time. Sayang. But but I told you, it's 40 minutes. You've been speaking for 40 minutes. Howie, please, say some, close the show. Sa akin nga, this is with the fiscal level, but we are open naman to dialogue, to talk. But yun na nga, we have given our terms. Very, ano kaya, amenable ang personality. We have given our terms, and I guess they already know. And if they're only true to their word, na at the very start, they said they will return, then this could have not kumbaga stretched this far. Okay. But I guess they have reneged on that word how many times already. Oo. So you believe dapat i-dismiss ng fiscal? Yung kaso ni Nadia against Annabel are all dismissible. Okay. All right. Last words, Annabel. Keep it short. We are over time. Okay. Sa mga fiscal, basahin mabuti ang complain niya Nadia against me, kung talagang totoo yon, kasi ako, hindi ako natatakot magsasabi ng totoo, lahat yung kasunungalingan. Walang katotohanan sa lahat ng bintang niya sa akin. Nadia, sana magsimba ka araw-araw para mataano yung utak mo, yung manuluwag ng tornilyo, masauli ulit para magsasabi ka ng totoo. Please lang, magdasal ka para matauhan ka. Huwag kang mag-imbento ng kwento kasi masama yun. Alright. Howie, thank you so much, Cara, for coming. Miss Annabel Rama, I'd have to say, it's a pleasure to have you on Head Start. Ako, I'm so proud. It's ANC ako. This is my dream come true. Alright. And just for the record, I want, if Nadia Montenegro is watching, I do want you to know that ANC Head Start is open to hear your side. Just please let us know. That's Head Start today, everyone. I'm Karen Davila. Have a good weekend. And you know what? Stay calm.